Morning! And welcome po ulit sa ating morning devotion. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay matatagpuan sa Matthew 7, 7 to 8. At ang sabi po, I'm reading from NASB version and it says, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks, receives. And he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be opened." Okay, so yan po yung pag-uusapan natin this morning. And actually, ang topic ko po ngayon this morning po, para sa ating devotion, actually, gusto kong i-title na Looking Back at How CHCC Started. Okay, so dahil po magse-celebrate na po tayo ng 17th anniversary natin on Sunday, binarapat ko po na mag-testify na rin, magbigay ng testimony sa paano po talaga nag-start ang CHCC. Kasi kabahagi po kami ng pag-uumpisa ng church na ito. And gaya na lagi sinasabi ni Pastor, inugatan na po ako. Kasama po ako sa mga inugatan sa CHCC. So, CHCC started with people looking for answers. Actually, looking for community to belong to. Ano? And hindi naman po kaagad church yung naging purpose po ng mga taong nag-umpisa, kundi just a community na pwede nilang kasama sa kanilang spiritual journey. And so, ang nag-umpisa po nito ay mga employees po ng Texas Instruments, kung saan po kami nagtatrabaho. Sila po kasi ay galing sa ibang lugar. Most of them were came from Manila and some southern part of the Philippines, I think Guimaras, dun sa Iloilo region, and Pangasinan. So, ito po yung mga people who are looking for a community kasi po sila nga po ay malayo sa kanilang churches. And so, they prayed, they asked, they really asked God kung paano magkaroon ng community dito sa Baguio. No, because at that time, malayo po sila sa mga pamilya nila. And of course, yung stress ng trabaho, siguro nagsisik din sila ng mga tao na kasama nila magpipray. And also, dahil sila ay may mga ministry dun sa mga churches kung saan sila nanggaling, they also wanted to have a ministry here in Baguio. In fact, ang naging target talaga nila were the people from our company, kung paano maging paano po mag-win ng souls dun sa company namin to Christ. Ano. And so, they prayed, they asked God, they really asked God for people who are seeking for answers then. No, kasi gusto nilang, yun nga, gusto talaga nilang makapag-reach out then sa mga tao na naghahanap ng mga ng answers, no? Like gusto nilang gawin sa kanilang mga buhay. They also asked God to provide lahat ng kanilang pangangailangan, no? Not only yung financial, they were also looking for people na pwede magturo, pwede maging donors, magbigay ng kanilang time, ng kanilang treasure, para dun sa ibubuuin nilang ministry. And they were also looking for musicians, ganyan, kasi nga parang gusto nilang magkaroon din ng worship habang sila ay nag-aaral. And so they met constantly, ano, actually during lunchtime nagpe-pray sila, they asked, constantly asked God kung
ano yung gagawin nila. So they themselves were they wanted to mag-invite ng mga tao especially dun sa kumpanya namin para i-win sila para kay Lord. And so they decided on purpose-driven life. Maganda po kasi yung book ngayon. And maganda yung question kasi na binato. And that's why it made people really attend it. Kasi yung question was, what on earth am I here for? No, ano ba yung purpose ko sa buhay? Ano ba yung purpose ko? So we had a 40-day purpose-driven life. And dun sa mga after na na-complete na yung purpose-driven life, nagkaroon ng graduation, people actually were hungry. May hunger pa po na mag-aral ang salita ng Panginoon. And so, nagkaroon kami ng nag-move kami dati, nag-meet kami sa isang bahay, pero yun nga po mahirap mag-meet doon. So, nag-transfer kami sa isang garahe. Actually, garahe po. Mas maluwang. And we met every Tuesday Bible study. So, meron pong icebreaker, may word, and of course, lagi may food. So, So, may mga tao na nag-attend siguro, mga 20 people, ganun. Then, nagkaroon din ng need ng mga tao na umaattend na gusto ko rin invite yung family ko. Parang ganun, no? So, every Tuesday lang kayo, kasi yun, gabi. So, hindi mo masama yung family mo, ano? And so, so yung purpose-driven life, we did not only do it once. I think we did it twice. So, yung iba po na nag-join na after nung second na purpose-driven life, ang mga nagturo na kami na nag-start, no? Na naturuan nila dun sa first. So, lumaki na po nung lumaki ng grupo. And then, yun nga po, naging gusto na rin po ng iba na maging part yung kanilang mga families. Okay? So, because of that, ito pong unang purpose-driven life na series. Nag-start po siya, I think, bandang March. So, natapos kami ng bandang April or May. And then, nag-Bible study, and then meron pa ulit isa. I think we ended up in June-July na time frame. And then, yun nga po, nung nagkakaroon ng mga Bible study and they wanted their children to be part of them, parang gusto na rin nilang masama yung mga pamilya, asawa. And so, there was now, magkaroon ng church gathering. So, doon po ang sineselebrate natin ng September. So, the first ever na worship service or Sunday service ng CHCC was held on September of 2005. Nag-start po siya sa isang hall na nire-rent natin. And we moved from different places, marami po tayong napuntahan until nagkaroon ng GenX and nagkaroon ng partnership between GenX and CHCC dahil po mostly din ng Board of Trustees ng GenX ay members din po ng CHCC. So, na-move po tayo to the rooftop ng GenX. So, yan po yung humble na beginnings ng CHCC. We started in a garage and we ended up in a rooftop. At ngayon nga po ay hindi lang tayo kinonfine ng Panginoon sa rooftop o sa isang building, kundi po nakakapag-reach out pa tayo sa mga tao through online, sa ating online na ministry sa pamamagitan po
ng ating devotion, morning devotion, evening devotion, yung iba't iba pa nating programs. So, the Lord has really been very, very generous to CHCC. Napaka-humble po ng beginnings natin. Sabi ko nga, from the garage to the rooftop to the world. Okay, so, and because there are people who continue to ask. I mean, there are people who do not stop asking and seeking and knocking until they receive, they find, and the door is open. Kaya po, naniniwala ako na nothing is impossible kay Lord. Nothing is impossible kay Lord. If I look back and think, hindi ko po maiisip na yung sinimulan ng siguro group of 5 or 6 people, hindi pa po ako kasama nun, na kami yung naging first product ng 40 days purpose-driven life. Yung because there are people who continually ask God. Continually ask God na bigyan ng wisdom, bigyan ng direction, bigyan ng wisdom ang leaders sa CHCC, bigyan ng direction, bigyan ng tamang mga programs po para makapag-reach out ng mga tao. So, we continue to ask God. Hindi po tayo tumitigil. Dapat continuous pa rin ang ating pag-aas, pagsisik, at pagnanak. Hindi po tayo titigil. Sabi nga natin, we are committed to honoring Christ's commission. So, yan po ang CHCC. Napaka-humble. So, we started in a garage. We went to the rooftop, and now we are reaching out to the world. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. At maraming patuloy na nag-a-ask, nagsisik, and nagnanak upang maging successful ang ministry natin sa CHCC. So, I encourage you, brothers and sisters na nakikinig ngayon, huwag kayong tumigil. Kung meron pa kayong pinananalangin sa Panginoon, continue to ask God to provide the answer until you receive it. Continue to seek the answer. Continue to seek God. Continue to seek the truth. Continue to seek until you find the answers. And huwag po tayong tumigil na mag-knock until ma-open po yung mga opportunities, yung magkaroon po ng mga kasagutan sa ating mga tanong. And so we thank you sa pakikinig sa akin. Ito po yung testimony ko kung paano nag-start ang CCC. And I continue to pray na pagpalain kayo ng Panginoon. Kung kayo man po ay may mga pinapanalangin ngayon, huwag kayong mag-alala. Continue to pray and the Lord will answer you. Hindi man po ngayon at hindi man po yes ang sagot, sasagutin kayo ng Panginoon at it will be the best answer para sa inyong hinahanap. Manalangin po tayo. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Because continue mong binibless ang CHCC with people who continue to ask until they receive, who continue to seek until they find, and continue to knock until the door is opened. Lord, we thank you for the success of CHCC for the past 17 years. Thank you for the people. We ask na i-bless mo, patuloy mong i-bless ang mga tao na nag-ask na magkaroon ng CHCC. Nag-ask na maging part sila ng isang community na nag-ask na sana they can bring people to Christ, no? Lord, thank you na hindi lang po nag-end sa TI, kundi
marami pa po kaming na-reach out ng mga tao, not only in the community, not only in Baguio City, but to all the people in the world kung saan man po nakakarating ang devotion namin. Thank you for their lives, Lord. I ask na you continue to bless them, Lord. Continue to provide answers to their questions. O Lord, sana ikaw na pong magbigay ng kasagutan sa kanilang mga panalangin. Lord, alam naman po namin na hindi laging yes ang sagot mo, Lord, kundi mas maganda po yung ibibigay mong sagot. It may not be today, it may not be tomorrow, O Lord, but you will always give the answers. Your timing is always perfect, Lord. So we ask that you bless them, Lord, according to your will and your purpose. Thank you for CHCC. Thank you for the lives of all the members po na patuloy na nagpe-pray, nagsisik po para makapag ma-honor po namin ang aming commitment sa inyo na ituloy ang Christ Commission. Thank you, Lord, for the people, for the lives na ginagamit mo upang maging mas ma-advance pa yung kingdom mo. Thank you for the people who are generous to give to this church, O Lord, para magamit namin sa pag-advance ng inyong kingdom. Thank you, Lord, sa lahat ng ginagamit mo, Lord, na para mas ma-improve ang aming the quality of our service, the quality of our church, O Lord. We continue to pray na sana patuloy mo pa rin kaming i-bless para maging City on a Hill kami, Lord, na magsha-shine at maging at makita ang glory mo not only sa aming mga buhay at kundi sa buhay ng lahat ng mga nare-reach out namin through our online ministry as well. Thank you, Lord. We pray that you continue to bless our church, bless our members, bless our listeners to the devotion, and bless everyone po na nakakarinig ng salita mo. Thank you for your word, and thank you for today. And we pray na continue mo kaming i-bless for the rest of the week. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen.